nasa Gilmore Station tayo. Ayan na ang Carmel! Carmelite Monastery! Ayan, si Our Lady of Mount Carmel. Okay. Ayan na po. So, tawid tayo dito. At bukas po ay fiesta ni Santa Teresa de Avila, the foundress. Mother foundress po ng mga Carmelites. Yes, the Carmelites. Sino po ba yung mga Carmelites? Oh, yun sila, ang mga discalced. Ibig sabihin, barefoot. Ayan ang mga barefoot Carmelites. So, walang bukas. Doon tayo sa kabila. Naku, hapon na. Oo. Tapos, parang uulan pa. Dibale, fiesta eh. Pero I don't know kung may misa po ba ngayon o maririnig po natin yung vespers ng mga mong, ha? Vespers. Anong ibig sabihin yan? Vesperas. Yung prayer po nila sa bago po magfiesta hapon. Okay. Talagang ganyan siya, oh. Oo, kailangan ko yung muko, ha? Okay. O, dun tayo sa loob. Ayan siya. Uy. Oo, umaambon, guys. So, 4th Street, 5th Street. Ito po ay Broadway. Ayan, o, Congress of Prayer. Kasi magwa 100 years na nga yung canonization ni St. Therese. So, ayan po. Screenshot nyo na lang. Si Most Reverend Socrates Villegas, Presider Humilist. Sige, reviewing ko yan mamaya. Good afternoon po, kuya. Opo. May hapon, Ged. Okay. Ayan, no, tinan nyo po. Pagkaganda-ganda. Okay, para against the light. Pero sige lang, guys. Ayan, oh. That is the Carmelite Monastery here in Gilmore, sa Broadway. Ayan po ang Carmel. So, sa gitna po na. Okay, ayan si Santa Teresa de Avila. Okay, ito po si Santa Teresa de Avila. Isa siyang Spanish saint. Okay, reformer. At yung kanyang spiritual director po ay yun namang sumulat ng forma de vivir ng mga Recollects. Kasi Augustinian nga, yun na pare. Sa kabila, ito po sa kabila. I see ang kanyang partner po sa pag-reform. I see St. John of the Cross. Yes, si St. John of the Cross. Ito po siya. Oh, di ba may cross? Ayan. St. John of the Cross. Okay, so baka hindi natin maabutan yung ano ni... Oh, yung ganda-ganda ni Mama Mary dun sa taas. Oh. Mamaya, didilim na. Okay, ayan po. Oh. Papasok tayo sa loob.
most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Main altar, Jesus crucified, tabernacle po. Siyempre, meron pong votive light o the sanctuary lamp. Ito po ang magfiesta bukas na si Santa Teresa de Avila. Siyempre, Ite ad Joseph. Kasi, this is the Carmel of St. Joseph. Ang ating favorite saint po ni Santa Teresa de Avila. Laging patron ng kanyang mga monasteries ay si St. Joseph po. Carmelites na discalced nuns and the priests. Kaya meron siyang book kasi sumulat siya ng kanyang interior castle at saka yung kanyang isa pang sinulat. Okay. Nasamain po, hindi ko matandaan kung ano iyon. Basta alam ko interior castle. Opo, syempre si St. Teresa po yung sumulat ng Story of a Soul. E iba naman ito si Santa Teresa. Etong si St. Teresa ay si Santa Teresita. Ayan po. Solo Diyos basta. Ang kanyang ano is, God alone sufficeth. Ayan, let nothing disturb you, nothing affright you. All things are passing, God never changeth. God alone sufficeth. Yun po. Si Santa Teresa de Avila po, meron siyang mga itinuro tungkol sa Our Father. Inisa-isa niya yan sa kanyang libro, yung Our Father Who Art in Heaven. Ayan po. At napaka-deboto niya. She was so devoted to Papa Joseph, diba, Santa Teresa? Ayan po. Oh. So, reformer. Nung maliit pa po siya, dito tayo sa kay St. Joseph. Nung maliit pa po siya, akala niya ganun lang kasimple yung pupunta tayo sa langit to see God. I want to see God. Kaya she wanted to go to the Moors. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag pumunta daw siya sa mga Moors, papatayin siya ng mga Moors. And of course, pag namatay ka, punta ka na sa langit, you will be able to see God. Ganyan lang kasimple nung maliit pa siya. Nung lumaki na siya, yun nakita niya. Nakita niyo yung mga katiwalian, kumbaga. Na kahit na nasa kumbento na ay yung mga nobility, yung mga rich na mga mongha, mga madre, ay parang ano pa rin yung kanilang pamumuhay. Sabi niya, she wanted to reform Carmel. At yun nga po ang ginawa niya, nag-reform siya. Katulong niya po yung sumulat ng Forma de Vivir. No, okay. So, si Fray Luis de Leon, yung kanyang spiritual father, yung kanyang spiritual director po. Kaya siya yung unang dalawa sila, medyo, hindi na dalawa sila kasi si San, si Saint John of the Cross, yun talaga ang Carmelite na reformer ng priests. Ito sa mga nuns naman. Pero syempre, sino ba ang nag-a-advise sa kanila, diba, ang spiritual father? That's why you will be wondering why, bago pumunta sa Pilipinas, galing po sa Acapulco, Mexico, yung mga paring Recoleto ay dumadaan muna sa Carmelite sang ng Mexico. Dahil po doon. At doon po nang galing, actually, sa Carmelite Monastery ng Mexico, sa Acapulco, nang galing yung Nazareno. At pati na yung
ating ano, mahal na ina na Our Lady of Mount Carmel, and of course yung pinakamaliit na, grabe, doon daw sa kanilang grupo ng mga misyonero, wala talagang nagkasakit. Kaya ang tawag po doon is ano, Our Lady of Health. Basta ganyan yung maitim na Mama Mary. Umitim na lang yung kulay ng, syempre yung kulay po ng ano, ng wood. Opo. So, I wish we could go to the provincial lake of the Recollects, kasi I'm sure nandoon po yung original. Akala ng mga tao nawala yun during the war, pero hindi po siya nawala. Sa totoo lang, okay, they were able to save, the Recollects saved that particular statue. Okay. Ayan po. Santa Teresa de Avila. Okay, Avila, Spain po ang kanyang place. Ayan, ang dami niya po mga trials na pinagdaanan during the foundation of her Carmelite monasteries. Okay, pero lahat po, she entrusted all of those, of course, to God and through the patronage of Saint Joseph. Kasi si Papa Joseph, ito. Ayan, si Papa Joseph po ay nagbibigay po talaga ng, okay, provision from God. That's why kahit si Pope Francis po, declared Papa Joseph as the patron of the Universal Church. Okay, pero may hahanapin po ako. Ay, so ano, pumunta po ako dito sa gilid. May columbarium pala sila. Tingnan ko po mga sisters, ha. O, eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ah, oo, hindi ano, mga ano pala, mga lay people. So, may you all rest in peace. Amen. Iba yung hinahanap ko, guys. Hinahanap ko ang ano ng mga sisters. Okay. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Yan. So, here, anniversary of the dedication of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Okay. So, napin natin kung nasaan. Baka nasa kabila. Ito po, oh. Plenary indulgence at minor basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Yan, may indulgence pa po pala. What is an indulgence? An indulgence is a remission of, before God, of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven. What to do? Go to the Sacrament of Confession, participate in the Holy Eucharist, and pray for the Pope's intentions. Pray the Lord's Prayer and the Creed, I believe in God. When? On at least one of the following, August 5, Feast of the Dedication of the Basilica of Mary Major, July 16, the Feast of the Minor Basilica of the National Shrine of Our Lady of Mount Carmel, on the Solemnities of the Blessed Virgin Mary, January 1, Mother of God, August 15, Assumption, or December 8, Immaculate Conception, once during the year on the day chosen by the faithful, or as often as the group of pilgrims comes for devotion. Ayan, ayan. Very funny, guys. Ito pala ay sa mga discalced Carmelite fathers. So mali tayo ng punta, kasi ang gusto kong puntahan yung mga sa mga mongha, sa mga babae. Doon pala yun sa Gilmore. Ito Broadway. So sandali lang, tatawid daw tayo doon sa daan. Umuulan eh. Opo. Ay, ang taas niya, guys. Ayan, oh. Ano kayang klaseng arkitektura iyan? Pero maganda siya. Ang ganda niya. So this church, oh, Carmelite church din po siya. So pero sa mga fathers, ito yung sa Broadway.
So, ang mga Carmelite nuns ay nandoon po sa Gilmore talaga. Sa bagay, bumaba naman din po ako sa Gilmore Station ng LRT. Pero dito po ako nakapunta. Oh, anyway, let's go na. Okay, napakaganda ni Mama Mary dyan. Ayan. So, oo, hindi na natin antayin gumabi. At uy, oo, exit dito. Dito ako dadaan. Wait lang. Dapat dito eh. Kaso parang wala akong exit dyan na madadaanan. So, I will just pass the other way. Oo nga, wala po. O, doon na lang. Doon na lang sa entrance mismo. Ang gabi din itong Broadway kasi lumang community na rin siya. Ang daming mga trees na napakatataas. Okay. O, Stations of the Cross dito po sa outside. Okay, malapad po ang kanilang campus, kumbaga, kung sa eskwelahan. Yung campus, the whole property, no? God is calling you, be a discalced Carmelite. O, sa mga lalaki dyan na gusto ng ganyang klaseng community, men of prayer, men of community, men of apostolic service. Ayan, kasi hindi naman sila, yung lalaki, hindi naman po mga monks. O, yung nuns lang po ang contemplative order. Ibig sabihin, nasa loob sila talaga. Okay, yung mga priests can go out and they do their apostolic service. Ayan po. Kasi syempre, sila po ang nagmimisa. Ayan, oh, ang ganda. Alright. Okay, sa gilid. Okay, papunta doon. Let's go. Oh, tama. Meron talagang 10 commandments. Ang 10 utos ng Diyos. So, dito na tayo sa entrance o exit. Okay. At babaybayin natin ang Broadway. Okay, dito po sa Broadway. Doon talaga tayo para sa My Gilmore. Oo, sabi ng guard na pinagtanungan ko, oo, dapat doon mismo sa kabila ako bumaba. Tama naman ang sabi sa akin ng guard. Oo, kasi may Carmel talaga dito. Kaso Carmelite na discalced fathers. Hindi po yung Carmelite discalced nuns. Okay. So, makakarating din tayo niyan doon.